Sa mga kamani magnet, naririto na naman tayo para sa ating pangpaswerteng hatid. At dahil sa June 18 ay first quarter moon, nais kong ipaalam sa inyo na may malupitang swerte na dapat tayong gawin sa June 18 first quarter moon. Maaari mo itong gawin sa umaga o kahit pag-uwi mo galing sa trabaho sa gabi, walang magiging problema. Ang simple-simple lamang ng ating pangpaswerte na maaari mong ilagay sa iyong pitaka. Para sa ganon, ang iyong pitaka ay isang pitakang palaging mayroong laman at hindi na uubusan ng pera. Kapag kasi ang iyong pitaka ay palaging may laman at hindi na uubusan ng pera, matindi rin ang swerteng ibabalik nito sa iyo. Kaya kung ako sa iyo ay simulan mo nang gawin ang pangpaswerteng ito lalo pat dumating na ang araw ng June 18, first quarter moon. Kapag ginawa mo to ng araw na to, mas magiging mabisa ang kapangyarihan ng pangpaswerteng ilalagay natin sa pitaka. Ang gagamitin natin ay kapiranggot lamang na luya. Pwedeng luyang dilaw o ordinaryong luya ay walang problema. Pipilas ka lang ng kakunting-kunting piraso kasi ilalagay sa pitaka. At syempre, hindi naman kasya kung malaki. Kunting piraso lang kahit gaano kaliit, okay lang. Pagkatapos ang luyang yan ay ibabalot mo sa bulak. Bakit pa natin kailangan ibalot sa bulak ang luya? Sapagkat alam naman natin na ang luya ay napakaswerte at ang bulak ay pampagaang ng buhay. Kaya pagsasamahin natin ang puwersa ng luya at bulak, mas matinding swerte ang kayang ibigay nito sa atin. Piruin mo, luya nga lang na magtanim ka sa iyong bakuran at kapag ito'y lumago, mararamdaman mo rin ang unti-unting paglago ng iyong buhay. Kanyan kasimple, tumubo ang luya. Napakadali, pero ang binibigay nitong buhay sa atin kapag meron tayo nito sa ating mga bakuran ay unti-unting pag-ulad at magbibigay ng kasaganahan na hindi mo inaasahan. Ganun man, kung wala ka namang tanim, pwede mong gawin ang pangpaswerteng ritual na to na piraso lamang ng luya ay ibabalot mo sa bulak. Bakit? Dahil ang luya ay mag-a-attract ng maraming swerte. Kung ito ay mababalot mo sa bulak, ang swerteng darating sa iyong buhay ay magiging magaang. Kasi naman, alam naman natin na ang bulak ay magaang sa buhay. Kaya nga pinapayuhan karamihan at kadalasan na pagbagong taon, maglagay ka ng bulak sa iyong hapagkainan, maglagay ng bulak sa mga bintana pagsapit ng bagong taon, at maglagay ng bulak sa lalagyan ng pera o maging sa gilid ng kama. Yan ang sinasabing gawin kapag bago sumapit ang bagong taon. Pero bakit pa natin aantayin ang bagong taon kung pwede naman nating araw-araw maramdaman ang swerte na nabibigay din sa atin ng bulak, yung gaang ng buhay, yung bang tipong kapag may dumating na kaperahan sa'yo, hindi ito agarang mawawala at hindi ito mapupunta sa wala. Sapagkat magiging magaang ang daloy ng kaperahan, makakapag-ipon at ang blessing ay magiging sunod-sunod. Lalo pat ang luya na napakaswerte ay naibalot sa bulak, dalawang pangpaswerte na ilalagay natin sa ating pitaka kung kaya't mas mabilisan ang grasyang mararamdaman natin. Kapag meron kayong pangpaswerteng luya na binalot sa bulak na inilagay nyo sa iyong pitaka, mararamdaman nyo na maraming pagkakataon na may darating na blessing o pagkakakitaan na magbibigay sa iyo ng malaking kita. Itong luya na to na binalot sa bulak ay magsisilbing lucky charm. Kapag kasi naging lucky charm yan, ibig sabihin kahit saan kayo pumunta, kahit anong gawin mo, kahit anong transaction pa yan, yan ay magiging successful kapag meron tayong lucky charm sa ating pitaka. Tandaan mo, gagawin mo to ng July 18, umaga man yan o gabi. Mainam kasi na mas mapalakas natin ang puwersa ng pangpaswerte ritual kung gagawin natin to ng first quarter moon. Napakahalaga na mapalakas ang puwersa, kaya't simulan natin itong gawin sa June 18.
Tandaan din na kapag gumagawa tayo ng isang pangpaswerteng ritual, i-attract din ito natin. I-attract natin ito sa ating buhay sa pamamagitan din ng tinatawag na law of attraction. Sa bawat lagay mo ng pampaswerte sa iyong pitaka, samahan mo rin yan ng panalangin kasabay ng pagsambit ng iyong mga kahilingan. At kapag sinambit mo ang iyong mga kahilingan, isiisip mo na ang mga bagay na to ay nangyayari sa iyong buhay para bagang tunay at makapangyarihan na nangyari na. Yun ang isipin mo, nangyari na. Dahil nga, ang bagay na yan ay ina-attract natin sa ating buhay. Ina-attract natin na mangyari at maisakatuparan. Kung na-attract mo yan sa buhay mo sa pamamagitan ng pag-manifest at pag-visualize na tinatawag na law of attraction, mas mabilisan nating maaakit ang lahat ng swerteng ating inaasam-asam. Kaya kung nais mong magpatuloy ang swerte sa iyong buhay, palagi mong gampanan ang mga bagay na nakakatulong upang mas mabilisan itong ma-attract at maakit sa iyo, sa iyong pagkakataon o sa iyong buhay katulad ng law of attraction. Kahit saan nyo i-research at alamin nyo ang sistema ng law of attraction, ito'y napakabisa sa mabilisang pagtupad ng iyong pangarap at mas mabisa pa lalo kung sasabayan natin ng isang pangpaswerteng ritual na maaari mong ilagay sa iyong pitaka. Kapag ito ay nagawa mo at na-perfect mo rin ang law of attraction, siguradong hindi mo na dadanasin ang paghihirap. Alam naman natin na madami sa atin ngayon ang nagsasacrifice, marami sa atin ngayon ang naghihirap gawa ng pandemic. Pero kahit ano pang pandemic ang dumating, kung nananatili kayong kumakapit sa poong may kapal at nananatili kayong positibo na ang lahat ng bagay ay matatapos at mapapalitan ng magandang buhay, yan ang mangyayari sa iyong buhay. Yan ang magkakaroon ng kaganapan. At simulan mo nang proteksyonan ang iyong income, simulan mo lang paluguin at maging successful. Tandaan din na huwag ka lang naghihintay ng swerte. Kumilos ka, magtrabaho ka, manalangin ka at magkaroon ka ng positibong isipan para nang sa ganun, ikaw ay magtagumpay. Alalahanin mo na ang bagay ng ginagawa natin ay nasa ating mga palad. Ang sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Maraming maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito. Thank you very much! At syempre, huwag kalimutang pindutin ang notification bell para laging updated sa tuwing may bago akong video. Thank you!